Fiesta po ngayon ni San Agustin. At minsan siya ay tinanong, ano ang tatlong kailangan para makapasok tayo sa langit? Sagot ni San Agustin, tatlo ang kailangan para makapasok tayo sa langit. Sabi niya, ang una ay humility. Pangalawa, humility. At pangatlo, humility. Ibig sabihin, talagang mahirap pumasok sa langit ang isang taong nag-uumapaw sa kayabangan. Ngayon, ang salita ng Diyos mula sa first reading at saka sa gospel ay nagtuturo din sa atin ng isang napakahalagang bagay para sa ating buhay Kristiyano. Ano yon? Humility, humility, humility. Pero ang humility po ay isang napakahirap na katangian. Alam niyo kung bakit? Kapag ikay matapang at sinabi mong matapang ka, matapang ka. Kapag ikay malinis, sinabi mong malinis ka talaga. Kapag sinabi mo na ikaw ay tapat at nagsasabi ka talaga ng totoo, tapat ka talaga. Pero pag sinabi mo na ako ay humble, ang yabang mo. Kasi hindi mo ipinagmamalaki ang iyong humility. Pero mayroon pong mga tanda na tayo ay humble. At ang mga tandang ito, minsan maririnig natin sa pamamagitan ng ating pananalita. Ang tatlong salita na kailangan nating dagdagan sa ating araw-araw na magpapalalim ng ating kababaang loob, ang tatlong salita. Ang una, thank you. Salamat po. Ang isang taong marunong mag-thank you ay lalalim sa pagtanaw ng utang na loob. At kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, ay lalalim din yung pagkilala mo na maliit lang ako at ako ay nakasalalay, nakasandal sa kabaitan ng aking kapwa-tao. Yung pagsasabi ng salamat po, yun po ay pagsasabi na ang lahat ay grasya ng Diyos. Yung pagsasabi ng salamat po, yun po ay pagkilala na ako ay isang tao na nangailangan, hindi ako karapat-dapat, hindi ako entitled, hindi ako privileged. Ang lahat ay regalo, kaya dapat kong ipagpasalamat. At dahil ikaw ay mapagpasalamat, nagiging maingat ka rin sa mga hawak mo. Kasi alam mo, ang ito ay bigay lang at ito ay pansamantala. Ang pangalawang salita na magpapalalim ng ating humility ay please, paki. Ibig sabihin noon ay nakikiusap at gumagalang. Ibig sabihin noon ay wala akong karapatang sundin. Wala akong karapatang mag-utos. Wala akong karapatang magmataas sapagkat ang lahat ay dahil lang sa kagandahang loob, kabaitan ng aking kapwa-tao. Please, kung dadagdagan lang natin yung please natin at babawasan lang natin yung mataas na boses, yung boses na palaging pautos, yung boses na palaging galit, yung boses na palaging bossy, kung babawasan lang natin ito, makikita natin ang epekto nito sa ating buhay. Yung pakikiusap, yung pagkilala na ang lahat ay pwede nating daanin sa malumanay na usapan. Sa una, thank you. Pangalawa, please. Ang pangatlong tanda, salita, na magpapalalim ng ating humility ay, I am sorry. Kapag tinanggap mo na ikaw ay may kasalanan, kapag tinanggap mo na ikaw ay may pagkukulang, yon ay magpapalalim din ng iyong habit na pagpapakababang loob. Kasi yung pagsasabi ng sorry, yung pagsasabing nagkasala ako, ay pagkilala na hindi ako perfect, na hindi ako 100%, na ako ay basag, na ako ay may lamat, na ako ay may peklat, na ako ay sugatan, kaya nangangailangan ako ng kapatawanan. Tingnan ninyo ang tatlong salita.
thank you, please, I am sorry. Anong sinasabi ng tatlong salitang ito? Una, ang lahat ay biyaya, dapat magpasalamat. Pangalawa, ang lahat ay biyaya, kaya kailangan makiusap. Pangatlo, ang lahat ay biyaya at hindi ka karapat-dapat, kaya kailangan ka mag-sorry. At tingnan natin, bakit tayo magtatayo ng simbahan dito sa Manila? Yun din ang tatlong dahilan. Una, nagtatayo tayo ng simbahan bilang pasasalamat sa Diyos. Bilang pasasalamat sapagkat ang Diyos ay napakabait sa atin. Marami tayong pinapasan, pero nandyan palagi ang Diyos. Hindi tayo iniiwanan. Marami tayong pangangailangan, pero hindi tayo nilalaglag o tinatalikuran ng Diyos. At kung magtatayo tayo ng simbahan, ito ay monumento, ito ay tanda ng ating pagpapasalamat sapagkat napakabait, napakaganda ng kalooban ng Diyos. Anong pangalawang salita? Please. Ang please ay pakiusap. Kaya tayo nagsisimba kasi nakikiusap din tayo sa Diyos. Huwag ho kayo magsasawa sa pagbibless sa amin. Huwag ho kayo magsasawa sa pagbibigay sa amin ng malinis na hangin. Huwag ho kayo magsasawa sa pagbibigay sa amin ng matibay na kalusugan. Huwag ho kayo magsasawa sa pagbibigay sa amin ng masayang pamilya. Ang simbahan ay gusali kung saan tayo pwedeng humingi ng grasya ng Diyos. At sa simbahan, sinasabi natin, Lord, hear our prayer. Pero, ang huling salita ng humility, I am sorry. Pumupunta rin tayo sa simbahan at humihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya sa simula ng ating misa, ano sinabi natin? I confess to Almighty God, Lord have mercy, Christ have mercy. Sapagkat ang simbahan, kapag nakikita natin, ay tanda na ang Diyos ay banal at ako ay hindi banal at ako ay nangangailangan ng kapatawaran. Humility, humility, humility. Ano ang tanda? Thank you, please, I am sorry. Bakit tayo may simbahan? Thank you, Lord. Please, Lord. Lord, have mercy. Pinagtiyak ng pagkakataon. Pinagsama tayo ngayong linggo sa kapistahan ni San Agustin. At sana, sa buong linggong itong darating, dagdagan ninyo ang inyong kota ng pagsasabi ng thank you, ng pagsasabi ng please, at ng pagsasabi ng I'm sorry. Do not hesitate, do not be reluctant to say thank you, please, I am sorry. Because these three words bring us closer to the humble, gentle heart of Jesus. And these three words bring us closer to the teachings of St. Augustine, our patron. Amen.